So ayan, good morning mga kamukil. Ngayong araw mga kamukil, yung trabaho natin is pagtatayos dito sa CR. So may mga nakita akong video dito mga kamukil, at ganun lang rin yung proseso na gagawin natin dito. So una-una mga kamukil, tatanungin nyo yung mayari kung ilan tiles yung gusto nyo ipalagay sa CR. Hanggang baywang ba o full tiles ba yung buong CR? So kapag hanggang baywang lang, hanggang balakang lang o hanggang saan man, dapat nating malaman kasi doon tayo kukuha ng sukat kung magkano tiles na pwedeng magamit sa CR. So ito mga kamugil, hanggang baywang yung gusto ng may-ari na ilalagay na tiles sa siding. Kaya nung sinukat ko siya mga kamugil, kukonsume siya ng tatlong tiles pataas. So ito mga kamugil, tatlong patong. So 40 by 40 yung ginamit natin. Ibig sabihin mga kamugil, nasa 120 centimeter yung kailangan natin taas na susukatin. So ayan mga kamugil, yung una kong ginawa mga kamugil, ito tulad pa rin ang dati. Mula dito mga kamugil, nag-allowance ako ng 1 and 1 half inches. Yan yung nakikita nyo. Yun yung seating natin sa floor tiles natin sa CR. So mula dito sa allowance natin na 1 and 1 half inches, na, pero kadalasan mga kamugil nilagay ko dito is 1 inch lang. Pero ito mga kamugil, medyo kinapalan ko kasi yung flooring ng CR dito at saka flooring sa buong flooring ng bahay is magkalibi lang. So kailangan ko siyang kapalan mga kamukil para iwas tagas dun sa labas. So kapag matapos ito mga kamukil, kailangan pang itisto na sa loob ng 3 araw lalagyan to ng tubig ang buong CR. Kapag walang tagas, okay yan mga kamukil, walang problema tayo. So yan yung allowance yung mga kamukil na 1 and 1 half inches. And then sukat ako pataas ngayon ng 120 centimeter. Yan, dito tumama yung 120 cm, ibig sabihin tatlong tiles to. So dito ako ngayon na kuhang maglibil mga kamugil. Nilibil ko to, paikot, yan, papunta dito sa buong sidings ng CR. Yan, may mga guhit na yan. So kailangan sa paglilibil mga kamugil, ayusin. Gumamit kayo ng libil hose, wag lang libil bar. Libil hose talaga yung gamitin mga kamugil kapag kaganito. Kasi yung libil bar mga kamugil, minsan nag-i-error tayo dyan. So yung pangalawang steps mga kamukil, dahil nalibil na natin to, ang gagawin na lang natin, mula dito, sukat na naman tayo ng 120 centimeter pababa. So ito yung libil niya mga kamukil. So hindi na natin kailangan itong ilibil kasi nakalibil na tayo sa taas. Sukatin na lang natin ang mitruhan natin o steel tip na tinatawag. So ayan, dito tumama yung 120 centimeter. So yun yung pantay niya mga kamukil. Yan, ginuhitan ko na yan. Ayan, kailangan hanggang dyan lang yung tiles natin sa siding. Kasi kapag nagta-tiles tayo sa flooring, dyan lang din yung level na tatamaan natin. Pero remember mga kamugil, pagdating sa flooring, kailangan naka-slope kunti yung tiles natin para hindi mahirapan ang tubig na itapon natin dito. So yan, sukat na tayo mga kamugil. Patuloy natin. So dito mga kamugil, sukat tayo ng 120 cm para malalaman natin kung sakto siya. Ayan, 120 cm niya. Ayan. 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 Bye-bye, rapar di muka ni. Ang adisip. Aku ni kalau ane ke asin nak tahu dah ni. Iya boleh. Aku kan ni papi dia tak boleh ni. Ayan. Kita nak tanya. Amuk pun. Barang kita yang malito. Oi. Aku sanggup pun aku malu pun kita ni. Aku tu ane ke mau kami dah apa ibu. Ya, aku tu kerja. Pilih pun dia saya. Pilih aku sanggup bro. Oh,
So, ayan na siya, mga kumukil. Yung label niya. So, ngayon, ang susunod natin gagawin, mga kumukil, kunin natin yung pagitan ng tiles kung saan tayo banda magbibigat at iskwala niya para po yung bikat dito at saka dito sa flooring magtugma po yan, mga kamukil. So may mga pagkakataon din, mga kamukil, na yung bikat natin hindi magkatugma, tulad po ng mga kamukil, na hindi magkatugma, dapat magkatugma yan. Hindi, meron po, mga kamukil, na magkataon na hindi magkatugma yung bikat ng tiles natin, hindi nasusunod yung bikat sa siding at saka sa flooring. Pwede mong masunod, mga kamukil, pero sa isang side lang, hindi lahat. Ganito, mga kamukil, papaliwanag ko sa inyo. Yung ginamit na tiles dito is 40 by 40. Ngayon, yung nagustuhan ng mayari pagdating doon sa tile center o City Hardware na bibilihan ng tiles, nagugustuhan yung ilagay 35 by 40. Ang laki ng tiles dito sa siding. Then yung pinagamit dito sa flooring is 40 by 40. Kaya hindi po masusunod lahat ng bikat, mga kamukil, pag ganyan po yung tiles na gagamitin natin. Hindi magkapareha yung sukat. May 35 by 40 na sukat ng tiles, tapos 40 by 40 pinalagay sa flooring, kaya hindi po magkatugma yung isang side ng bikat na yan. Sa isang side, mga kamukil, pwedeng magkatugma sila, pero sa isang side hindi po yan magkakatugma. So dahil iba yung size na pinagamit dito sa siding, iba din dito sa flooring. Kaya minsan, mga kamukil, may nakikita kayong nagtatiles ako hindi magkatugma yung mga bikat. Ganon ang nangyayari, mga kamukil. Pero kapag pareho yung tiles na ginagamit natin, pareho na sukat, kailangan magkatugma lahat ng mga bikat, mga kamukil. So paano natin kukunin yung magkatugma yung bikat niya? So panoorin nyo, mga kamukil. So ayan, mga kamukil, nakikita nyo, kumuha ako ng tiles. Ito yung paraan natin, mga kamukil, para magkatugma yung mga bikat natin. So kadalasan, mga kamukil, minsan kumukuha dito sa gitna para mas madali. Ayan, ganito lang, mga kamukil, yung gawa para magkatugma yung mga bikat natin. Kailangan iskwala. Hindi natin kailangan ng iskwala dito na 45 na mabibili, dahil itong tiles natin iskwalado na to. So yung gagawin, mga kamukil, kapag sa gitna kayo kumuha, kunin nyo yung pinakasintro dito. Sukatin nyo mula doon papunta dito. Ito, pag sa gitna, mga kamukil, ha, kung magkano yung sukat nyan, kunin nyo lang kalahati. Tapos mula sa kalahati, sukat kayo ng 20 cm papunta dito. Ayan, ayan. Yung kalahati nito, mga kamukil, ito, ipapakita natin, mga kamukil, ha. Ito. Yung sukat nito, 4 feet. So, kunin natin yung 2 feet. Mula dito, nandito yung 2 feet. Pag sa kalahati kayo kumuha ng sukat, mga kamukil, ha, ng iskwala, mula dyan, sukat kayo ng 20 cm. Ayan. So, kita yung 20 cm niya. Dito na naman sa kabila, sukat na naman kayo ng 20 cm. Kasi yung ginagamit natin tayo sa mga kamukil is 40 cm. So, nandito yung 40 cm niya. So, ang mangyayari dyan, mga kamukil, bakit sa gitna kumuha ng sukat? Kasi, mga kamukil, para magpantay yung mga siruho niya o special cut niya dito sa gilid. So, yun yung pinakaunang option, mga kamukil, na pwede nyo pagpili-pilian, ha? Kapag sa gilid na naman kayo kumuha, mga kamukil, so, tatapat nyo lang yung tiles, mga kamukil. Kung magtatanong kayo, paano ang iskwala niyan, mga kamukil? Kaya yung purpose, mga kamukil, ginuhita natin to na tuwid, dito natin itatapat ngayon yung tiles natin. Yan, tingnan nyo, mga kamukil, ha? Kailangan masintro yan sa guhit natin. Ganito kahirap ang mag-tiles, mga kamukil. So, tingnan nyo mabuti, mga kamukil, panukurin nyo. So, ayan. Ayan yung bigil niya, mga kamukil, ngayon. Ayan yung iskwala niya. Ngayon, mga kamukil, buhitan nyo. Guhitan nyo yung gilid niya. Ayan. Ayan na yung iskwala niya, mga kamukil. Tapos magguhitan niya, mga kamukil, gagamit tayo ngayon ng flambam o hulog. So, nakita ba yun, mga kamukil? Ayan. So hirap kasi magano, mga kamukil, video. So ayan, ito yung iskwala niya, mga kamukil, dahil tinapat natin yung tiles dito sa guhit na to, kasi tuwid na to, tatapat lang natin yung tiles dyan para hindi na tayo mahirapan na mag-layout pa nito. Kailangan masunod yung guhit, mga kamukil, ha?
So yan, sunod na yung guhit. Guhitan nyo dito sa gilid, mga kamungkil. Yan, guhitan nyo na. Kasi kinukuha natin yung iskwala dito, mga kamungkil, ha. Yan. So anong purpose, mga kamungkil, bakit yun nakita natin ito? Yung purpose niyan, mga kamungkil, para makuha natin yung tuwid niyan papunta sa taas. Paano natin kunin? Ito. Hulog lang katapat dyan, mga kamungkil. Hulugan natin, mga kamungkil, na itong dulo ng plumbum natin tatama dito sa guhit natin. Ayan, tingnan nyo, mga kamungkil, ha. Ayan, tumama na siya. Now ngayon, mga kamungkil, tumama na siya. Ang gagawin nyo, guhitan nyo rin sa bandang taas. Ayan. Yung may tansi na nakikita nyo. Ayan. So, guhitan nyo rin dyan, mga kamungkil. Yan, yan na yung buhit niya. Partner, pakiabot na. So, ayan, mga kamungkil, itong buhit natin dito, dahil hinulugan na natin to, yan yung tuwid niya. So, tapatan lang natin, mga kamungkil, ng bakal. Ganito lang ako, mga kamungkil, mag-layout ng tile sa CR. So, wag lang madiliin, mga kamungkil, kasi napakasilan po ng trabaho ang pagta-tiles. So, yan. So, yan yung tuwid niya, mga kamungkil. Pag magta-tiles tayo ngayon, ito yung susundan natin. Itong buhit na to. Dahil ito yung tuwid na tuwid niya. So, kailangan nakatapat yung gilid ng tiles natin dyan. So, dito tayo mag-umpisa sa gitna. So, yan yung pinakaunang option, mga kamungkil, ha. Pwede niyong gawin. Sa gitna tayo kumuha. Ngayon, subukan natin, mga kamungkil, sukatin kung magkapareho ba. So, dito, kano yung natira? Ayan, 40 cm, mga kamungkil, tama lang. Yan. So, pakita mo dun sa dulo, partner, kung magkano yung natira. So, kung nakikita nyo, mga kamungkil, kunting-kunti na lang yung natitira dyan. So, pwede na natin habulin yan sa tiles dyan. Yan yung hahabulin natin pag-sitting. So, yan, para magka-yugtong sila. So, dito na naman sa kabila, mga kamungkil, sukatin natin. So, yan, ito dito nakikita natin yung diferensya, mga kamungkil, yan. So, may uno siyang diferensya. So, kapag kaganyan, mga kamungkil, yan yung mahirap kasi hindi pwedeng habulin natin yung uno na diferensya sa siding. Napakakapal po ng settings natin o mortar na tinatawag. So, yung gagawin natin dito, mga kamungkil, dito tayo kukuha sa gilid na to. Ang gagawin na lang natin, dun tayo mag-special cut. So, yan. Subukan natin sukatin, mga kamungkil. Bara mo? Oh, muntok! Diyan mo ko pa rin kuya. At nang makita ng mga ano natin na mga kapaya nating nangangailangan ng idea ng kaalaman. So yan, yan ay yung eskwalado niyo, mga kamungkil, ha. Tinapat ko na dito sa guhit natin na nakalibil. So din ngayon, hulugan natin to para makuha natin yung tuwid. Sa paghulog, papatan lang natin yung guhit ni dyan sa gilid niya yan. So, ayan. Yan na yung tuwid niya. Malimangkol. So, ngayon, guhitan na naman natin. Marami tayong mga pants, mga kamungkil. Pakita nyo. Tamihin yung mga pants natin, mga kamungkil. Ayan. Tumakbo na, mga kamungkil. Bakit tumakbo? Takot sa kamera, mga kamungkil. Dito na lang yung natira. Mag-hi kayo, mga bata, mag-hi. Shout out kay mama at papa. Shout out kasi nakagala na. So yan, yung guhit yung mga kamukil. Yan na yung tuwid na. So ngayon, gagawin natin, kukunin natin ngayon yung ilan tiles to? Magkano yung natira? Special cup. 1
3. So yan. Yung natira dito mga kamungkil is 1 inches. So kung 1 inches yung mga kamungkil, dito tayo pwede yung special cut dyan. So no choice tayo mga kamungkil, no? Hahabulin natin ngayon ang 1 inches na yan para magdikit yung tayos natin. So yung gagawin natin mga kamungkil, para magkapareho, maganda tingnan kung gaano kakapal dito, ganun nagkakapal yung gagawin natin sitis dito. So tag 1 inches tayo pareho mga kamungkil. So yan lang mga kamungkil, no? Ang pag-layout ng tiles. So kung ano nakikita nyo dito mga kamungkil na ginawa ko, ganun rin dito sa side to side ng mga CR sa sidings natin. So sa flooring mga kamungkil, itong buhit na to, yung naiskwala natin, yun lang din yung tapatan yung mga kamungkil ng tiles paglagay nyo. Kasi may guide na tayo, pwede na kayo hindi mag-layout dito mga kamungkil sa flooring, ito na lang yung susundan nyo. Importante, dito una kayo maglalagay sa sidings na straight to dito. Ito na yung guide natin pag nag-flooring tayo ng tiles. So may guide na tayo, itong tantuhan na to, yun na lang yung susundin natin. So ganun lang kadali mga kamungkil yung pagka-layout ng tiles sa CR. So mamaya mga kamungkil, update ko pa kayo kung anong pwede natin mapahatid sa inyo. So yan lang mga kamungkil. Tiles na ikakabit natin mga kamungkil, siguro nasa 10 tiles ang siding na ikakabit, kasali na yung mga special cut. Tapos dito sa flooring mga kamungkil, nag-request ako dito, bali kaming 2 tiles yung magagamit dito, pero may mga special cut din dito sa flooring mga kamungkil, kasi pata medyo anong tawag nito sa forma nito, rectangular po yung forma ng CR na to. So yan lang mga kamungkil, no?
ang ating mapapabot na rekord kalaman sa inyo ngayong araw, mga kapatid. Sa mga bago pa na sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like ang video, mga kapatid. Share na rin sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, at kung gusto ng mga kapatid na palagi kayo happy sa mga bago ng videos namin na upload, huwag kalimutan